Ayun, tanggal na. Hello mga boss, magandang araw at welcome back sa akin channel. Nandito na naman tayo sa isang panibagong video at sa araw na ito mga boss, kakabit natin to doon. Parang exhaust natin kasi habang nagluluto dito, minsan yung usok hindi lumalabas dito kasi nga wala siyang exhaust na electric pan. So ang nangyayari, yung usok pumupunta dito sa loob ng bahay, lalo na pagtuyo ang iyong niluluto. Lagyan natin ng exhaust na yung nabili ko na to. Tinanggal ko na yung kanyang ano, ganyan yan siya, tinanggal ko para makabit natin siya doon sa taas. Tapos try ko din kung matatanggal ko ba to itong kanyang parang bintana na to, kasi parang hindi ko naman kailangan to. Ayun, tanggal na. So, dito mo lang siya sa hawakan sa gitna. Ilain pa ganyan. O, ayan, tanggal na siya. Bilis lang pala tanggalin. Ilain lang, ganyan. Ayan. Tanggal na yung ganyan mga window kasi hindi natin kailangan yun. So, open lang siya, diretso na. So, ang plano ko ay ito, kung nakikita niyo to, dalawa yan, tinanggal ko na yung isa. Meron yan siyang parang nut dito sa ilalim, tapos ito iti-thread mo siya. Ganyan. Ang plano ko, ito na lang ang gagawin kong screw, hahawak sa kanya dito. Tapos itong metal stud na to, i-mount ko doon sa taas. Ito na ang pinakahawak sa kanya. Ito pala yung brand na binili namin, 25 cm na window fan ang tawag. White Westinghouse ang brand nito. Sa tingin ko maganda tong brand na to kasi ang White Westinghouse ba, sa ano yata yan, galing Amerika. So made in Amerika siya. Gawin natin ngayon, pamarkahan natin tong dito na part, tong side na to ay hindi dapat mag ano, dapat naka-usli ito konti itong bakal, itong ating metal stud, para hindi sumayad itong plastic pagka i-mount natin siya doon sa taas. Kita ko muna pala yung butas. Ayan yung butas, yan yung isa, yan yung isa. So dyan na natin yung mamount. So yan na yung marka, ito ang isa, ito ang isa. Butasin natin yan. Itong drill bit na to, pareho sila kalaki. Ayan. Ayan na. Itong dalawang washer na to meron ako. Dagdag ko dito para may washer siya. Ganyan siya. Balik natin itong ano na to, itong parang nut niya dito. Balik natin dito sa loob. Yan, dyan yan siya, original niya. Tapos dito na lang sa likod natin ilagay itong ganito, washer. Tapos natin ganyan. Yung kabila naman, balik natin to dito. Kabit na natin yung dalawa. Ayan sila. Ito at saka ito sa kapila. Itong bakal na to, metal stud, ito ang imamount natin doon. I-screw natin doon, i-tok screw natin. So butasan muna natin to, tapos isukat natin yung butas niya doon. Tatlo siguro, tatlong tok screw. Meron akong tok screw dyan. Ito yung ating tok screw. Sa mga hindi nakakalam anong tok screw, ito yun. Ito ang tok. Ito ang ilalagay mo sa simento. Tapos ito yung screw niya. Ganyan yan siya.
para kumapit itong screw sa simento. Mamount ko to doon, tapos mamarkahan ko yung mga butas at yung position niya. Tapos tanggalin natin muna to, itong dalawa. Tapos ito lang muna ikabit natin doon. Pag namarkahan na natin. So, namarkahan na natin. Tanggalin na muna natin to para madali lang natin siyang i-mount doon. Tabi muna natin to. So ngayon na natanggal na natin to, mas madali na nating mamamarkahan to itong tatlong butas na to. May marka na dito sa taas. So alam na natin kung saan siya position. So pinalitan ko na to ng pang-simento na drill bit. Bubutasin natin doon para mailibing natin tong kanyang tox. Tapos saka natin i-screw. Ngayon, tanggalin muna natin to, yung mga nakasabit dito na mga ito, kasi madudumihan. Ready na. Pasin na natin. Yun ang unang butas. Lagyan natin ng tox. Nilakabok, pumunta sa baba ko. Ayan. Kapila din. Ayan. Ngayon, i-screw na natin yung ating bakal, mga boss. Ayan. So, ayan siya, mga boss. Kita na yan. So, na-tox na natin siya, na-tox screw na. Tatlo yan. So hindi na basta-bastang mahulog. Kabit natin yung ating exhaust pan dito. So ayan siya, mga boss. Matibay yan. Hindi yan basta-bastang mahulog. Ayan yung dalawang screw niya. Ito at saka ito. Yun sa taas niya. So kung makita nyo yung nandyan sa taas na mga bolt na ano, nandyan lang. So tingin ko okay na yan. Ang kulang na lang ngayon, iwa-wire natin siya. Tapos lagyan natin ng switch dito sa baba na part. So ito yung switch na gagamitin ko. Yung Ruyo na single switch. Yan ang itsura ng mga tox pag nakalagay na. Yan. Sorry mga boss, madilim kasi pinatay ko na yung ating kuryente, no, bago natin to galawin dito. So magwa-wire muna ako. Tatap ko siya dito. So ayan yung wiring niya, mga boss. Itong dalawang wire na to, ito yung live. Tapos itong brown at saka blue, ito yung para sa ating exhaust pan. Ayan. Punta yan sa exhaust pan. Itong yellow, wala to. Brown to siya. So hindi na natin gagamitin yan. Tapos ito yung wire na papunta sa switch. Nakikita niya yan. Ito, papunta to sa switch. Ayan. Sana naintindihan nyo yung wiring na yan. So finalize ko na. Tinanggal ko yung switch kasi dito siya sa ilalim idadaan. So nakikita yung itong butas na to, dito mo idadaan yung wire. So tinanggal ko siya. So na-wire na natin lahat. Madilim pa rin. Na-on ko na yung plangga natin. Ayan, umiilaw na nga yung mga ilaw dito. I-on natin itong isa dito para maliwanag. Ayan, okay na. Tingnan natin kung i-switch natin to. Ayan, okay na siya. So, functioning na ang ating ikinabit na exhaust pan. Off. Ayan, off. On. Ayan. So guys, wala akong nakitang wire kasi, kaya itong ginamit ko ay speaker wire. So tingin ko okay lang naman siya kasi yung wire nga niya mismo maliit din. So kung may makita kayong mas magandang wire, yun ang bilihin nyo.
Ayan na siya, na-install natin sa kapon. Pag naka-on siya mga boss, kung nakikita nyo, ayan, naka-on na siya. May hangin na papunta dito. Kung nakikita nyo yung mga sapot ng gagamba na yan, hinahangin sila papunta dito. So ang possibility niyan mga boss, yung usok mag-iikot-ikot dito. So ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin siya. Ito, nag-cut na ako ng insulation foam. Lalagyan natin yan dyan, tatakpan natin. Ayan na siya. Lagyan ko na ng insulation foam dyan sa gilid. Dito sa side na ito, sa baba at saka dito. Yung sa kabilang side guys, yung sa taas at saka dito sa kabila, okay naman kasi may semento na doon na ano, nakalapat na yung kanyang gilid. Yung dito lang ang hindi nakalapat. So yan, okay na siya. Medyo may singaw pa rin siya papunta dito pero hindi na kagaya kanina. Kung nakikita nyo, hindi na masyadong nagaano yung hangin dito sa gilid. So, lakas na yung buga niya palabas. Kaya niya niyang higupin yung mga amoy or usok palabas. So ayan yung ating project mga boss. Okay na. Shout out Dada, Lauro Ambas, Nate 08TB, Hype si Mang Juan, Floro Samblasino, JBL Rakrakan, Tranquilino Kabagsang, WGE Eduarte Gina, Mirai Yuki, Limac 1991, Jan Luis Vasquez. Hanggang dyan ang ating video guys. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana magsubscribe kayo. Like, dislike, kayo pong bahala. Hanggang sa susunod kong video mga boss. Salamat sa panonood. Keep supporting, keep safe. Peace.